What's up mga bro? Dito tayo ngayon kay Lahem, bibili muna ako ng ano, ng degreaser or ano, carb cleaner yata meron siya eh. Ubus na raw yung speed tuner na parts cleaner. Meron lang siya doon Kobe, yun na nabil natin. Gamitin natin yung sa paglilinis ng panggilid, no. Dito lang yung kanila sa may ano, sa may sindalan. Speed tuner sindalan niya. Doon tayo bibili. Pwede mo kayo makabili sa Shopee, pero ayun. Dito lang bibili kasi papasya lang ako resim, ano. Kaya nga pala, ano na to? 4,000 kilometers na yung tinatakbo ni Click. Yan, linis ako na kasi, mong plano ko kasi 5,000 kilometers. Ano? Yung plano ko at 5,000 kilometers, mag-speed tuner na ako. Pwede na tayo ng pulley. At ako, Lem. Uy! Ano? Tanol. Carb cleaner. Meron din palang CVT cleaner na ganito, no? Meron ding CVT cleaner. Meron din? Pares lang. Ito na lang. Ito na yung nabili kong yan, carb cleaner, Kobe. Dalawa. Na gamitin natin sa paglinis. Sibat na tayo. Yeah. Ay, bro, wala na ako. Ito pala shop to ni Reed. Andiyan si Reed kanina eh. Yan. Mga beast tires. Hindahan niya ng gulong. Alam mo, tawag pa picture eh. Next time na lang. Shoutout Boss Reed. Nandun siya kanina. Nag-unload sila ng mga gulong beast tires. Yan, katabi ng shop ni M. Ito na tayo dadaan sa ano, Mega Dike. Yan, para maganda-ganda view, no? So, next time, balik tayo doon kala M sa shop. Yun yung bagong shop ni M eh. Kung napanood nyo dati sa may Angeles yung shop niya. Siya doon sa may Severa. Yung Severa, yan, nilipat na dyan. So dyan, makakabili kayo ng mga speed tuner parts. Pwede rin kayo magpa-maintenance ng motor. CVT cleaning, throttle body cleaning. Yung magneto, pwede magpapintura ng magneto dyan. Yan kay Lem. Next time, balik tayo dyan kapag bibili tayo ng pulley set na speed tuner. Yan, magpo-pulley set na tayo. Mga pa 1,000 kilometers pa, 4,000 pa lang, mga 5,000. Yan nga, sabi ko kanina, bahala akong magpalit ng ano, pulley pag 5,000 kilometers na. Kaya ngayon, maglilinis na ako ng panggilid. Para pag nag-pulley tayo, malinis pa, ano. Lalo masyadong gagawin. Paano na, salpak na lang yung ano, pulley. Ah, diligo tayo dito, ito yung daan pa Mega Dike eh. Oh, daming truck ah. Dito na tayo sa Mega Dike. Yan nga pala sa 4,000 kilometers na tinakbo nito ni Click. Wala, hindi pa siya nagka-dragging. Wala pang dragging. Tingin ko, effective yung ano, nilagay natin na foam na filter sa may ano, yung cover nung tapat ng drive face. Wala pa siyang dragging eh, hindi mag-dragging. Parang twice ko palang naramdaman yung ano, dumulas yung clutch lining sa bell. Yun yung ano, anong naramdaman ko yun nung ano eh. Galing kami ng long ride ni OBR. Pauwi na yun, sobrang init ng makina at sobrang init ng panahon. Ang dalawang beses ko naramdaman. Dalawang magkaibang ride yun. Na dumulas. Yung pag-arangkada mo, bigla kumakadyot ng konti. Kaya yun pala, dalawang beses pa lang. Pero yung ngayon, yung normal na gamit, wala, walang dragging. Yeah, dalawang pagkarang sobrang init na talaga ng makina. At doon ko na naranasan yung nagdumulas. Yeah, ano, uwi muna tayo tapos ano, list tayo ng panggilid. Let's go! Yan, baklasin na natin to. CVT cover muna. Nayan natin to kasi malalim to eh. Abot naman to kasi medyo masikip na pagkainan natin. Yung deep socket. Ito na lang, 8mm size nito. So, magkakaiba ng haba to. So, nayan natin to maiksi.
So iba yung impact wrench na natin. Maiksi. Ito mahaba ito eh, itong tatlo. So itong liman to, magkakasing haba. Lima. Tatlo dito, maiksi. Kano pa yung dalawa dito ng bolts. Ito mahaba din to. Same lang mahaba. So, dalawang mahaba dito. Limang medyo mahaba. Lima. Tapos yung tatlo dito, maiksi. Tanda na natin. Yan ang pagsamasamahin. Ganyan natin tong safety cover. Mamaya baklasin natin to. Isan din natin yun. Medyo madumi na, no? Ang laman nya, carbon. Galing sa belt. Carbon deposits yan ang belt. Wala siyang gabok. Gawa itong nilagay natin na foam. 4,000 kilometers. Bago natin baklasin to, mamarkahan ko muna, no? Para tanda ko yung ano niya. Pwesto. Itong pulley. Itong pulley, meron yung marker dito eh. Tuldok. Ito yung top dead center. So, nakatapat pala yung drive face dito. Ano? Tandaan natin. Yung drive face, nakatapat dito. Tanggalin natin itong pulley. Size 22. 22mm. Nut. Tapos meron siyang washer na malaki. Ito. Malaking washer. Drive face natin. Yan, check nyo yung ano. Spline kung may damage. Ito okay pa naman. O syempre yung surface. Tapahin yung ganyan. Dapat pantay. Pagka ano na, merong, yung gano'n na, pag ginapa niya, merong biglang malalim na gano'n. Yung palitin na yun. Ito kayo pa yung sa atin. Bago pa lang naman ito eh. Siyempre itong pulley, margahan din natin sa top dead center. Ito. Pasun natin. Ating gagalawin. Para makuha natin yung factory settings na. Ganyan natin yung pulley. Hawakan nyo sa likod para hindi mga sumama yung mga hindi maiwan yung backplate. Tandaan natin yung top dead nya. So dito ano eh, may marka o oh. Inamarkahan din nila. Ito yung itatapat mo dito sa ano, sa tuldok dito ng nakabawan. Pag ibabalik mo yung pulley. Nakapain din natin surface. Wala namang ano, bewang, walang kuka. Okay pa to. Or sasagod ko pala to, no? Nangirat-rat sa clerk eh. Tingnan natin yung bushing. Sa bushing, wala namang orientation. Ano man. Hindi ka guys kay Honda Beat na mayroong ano. Tatlong guwit sa loob. Ito wala. So kahit anong kabit mo, pares lang. Bushing. Yung pulley, mayroong ano, oil seal. So, grease type, pwede mo nagyan ito ng grasa para mas madalas yung labas-pasok niya sa bushing. Ano. Ito sa part na to lang, nagyan mo na konting grasa. Grease type siya. Ating backplate. Medyo okay pa yung ano. Backplate natin. Ay, hindi, maluwag na. Medyo luwag na. O, pag maluwag na to, palitin na rin. Pwede na namang lagyan ng pampasigip kung wala pa kayong pamalit. Mas maganda kung papalitan niya na. Yung medyo luwag na siya. Yung masikip pa naman. Nang konti. For now, hindi natin papalitan to kasi nga. Pag 5,000 kilometers na, pwede tayo ng pulley set. Yan, may orientation siya. Malalaman mo naman yan dito. Iba yung korte. Yan, pag ganyan yung korte. Hindi mo naman yata may papasok ng ganito eh. Hindi talaga mapapasok. Ganyan talaga yung orientation. Yan. Bola, check natin.
Ayan, may kanto na, konti. Laki na ng kanto. Laki na ng kanto, kita nyo ba? Top speed ng top speed eh. Mabigat akong mag-silinyador eh. Ayan, normal lang. Ito isa wala pa. Wala pa. Itong tatlong to, lalaki na yung kanto ng bola. Ngayon natin yung orientation ng bola. Feeling ko dito yung ano, makapal na side, dito yung manipis. Tingnan natin na. Oop, tama. Ayan yung makapal. Covered na side dito. Sa kaliwa, yung manipis dito sa kanan. Ayan, yung walang cover. Kasi pag umiikot yung pulley, pag ganyan naikot na niya. So, andito yung pwersa. Kaya dito nyo ilalagay yung makapal. Pag stock na bola yung gagamitin nyo, or bola na merong covered na side tsaka merong walang cover na side. Check pa natin yung iba. Tama na. Makapal, nipis. Merong cover. Yung orientation ng bola. Ah, may kanto yung tatlong bola natin. Kita nyo na, flat. Napalitin na to. So pulley, inspect nyo yung ano, yung flyball ramp. Yan, tsaka itong mga gilid. Ito. May mga uka na yan, mapalitan na yan. Tsaka itong, ano, yung poste na dinadaanan ng backplate, ito. Siya nakuka yan pag napabayaan niya yung slide piece. And check niya kung may kuka. Pag wala, okay pa yan. Yun lang mga check dito sa pulley. Siyempre yung bushing, kung maluwag. Kung ano. Masikip. Ito masikip pa, bago pa to eh. Nahugos mo na ang kamay, madumi pala to. Nakalimutan ko mag-gloves eh. Mas maganda kung mayroon kayong gloves. Yan, may iwasan niyo yung pagkanto ng bola kung hindi kayo gano'n nag-top speed. Tapos pag-aarangkada kayo, yung dandaan lang yung piga niya ng silinyador. Ako kasi bigla ako eh, mabigat ako mag-silinyador. Kaya nagkaka-kanto agad yung bola. Kasi pa yung tendency pag ganun, umangat agad dito. So, ayan ha, parang may padarian dyan. Yan ang nag-focus ng pagkanto ng bola. Pag sagad na sagad lagi dito. Yan, nakabangga na lang yan dyan eh. Yan ha. Kaya siya, pag nakasagad na siyang ganyan, gaganon-ganon na lang yan. So, ang tendency is, mahuhuka siya. Magpa-flat. Ang maganda rin pag nagpalit kayo ng kalkal aftermarket kasi ito tabas na yung pader na yun, extended yung rampa na. Pakasin naman natin tong nut ng ano sa bell. Size nito 19mm. May marka naman to, minarkahan natin. Mayroon siya washer tapos bell. Ito yung bell natin. Ganda ng bell ah. Parang medyo reinforced na siya oh. Kapal ng ano. Ang kapal ng ano ng bell. Ito. Ayan. Okay pa naman yung surface. Medyo dumi lang talaga. May mga carbon. May carbon yung bell. Naiipon. Yan yung nagkukos ng dragging. Yung mga carbon deposits na yan. Pumupunta kasi yan sa lining. Ngayon, pag pumunta yan sa lining, tanggal natin ito. Pag pumunta yan sa lining, maiipon yan dyan. Ang tendency kapag sobrang dami na, dudulas na yan sa bell pag umangat na gano'n. Kapag sobrang init ng makina, lumalagkit kasi yan eh. Kaya nagkukosti niya na pagdulas ng kapit. Yan yung naranasan ko. Galing long ride. Pauwi na. Sobrang init ng panahon. Kahit konti pa lang yung dumi dito sa lining. Yan, pag sobrang dumi na nito, yun yung madalas nagdadragging. Yan. Okay pa naman yung lining natin. Late lang ng ano no. Yung lining. Late lang ng surface niya. And orientation ng belt, check natin.
Ah, baliktad, oh. Baliktad. Hindi nakaharap sa akin yung Honda. Nakatalikod. Yan, yun yung orientation nito. Yung pagkakabit nila. Ah. So, ito, kahit ano naman orientation nito eh. Ang importante kasi dito, kung ano yung unang kabit mo, bago yung belt mo. Kung ano yung unang kabit mo, pag binaklas mo ulit, dapat ganun pa rin yung kabit mo. So, sa case nito, ang kabit ng sa factory, nakabaliktad, hindi nakaharap yung Honda Bando. Ayan, nakaganyan yan. Hindi ko inaan yan. Nagagalaw yan. Yan talaga yan. So, pag umikot yan, yan. Nakatalikod talaga yung Honda Bando. So, yun yung susundan natin. Kasi yan na yung brake inakain ng surfaces na ano, nito. Itong torque drive tsaka ng pulley. So, yan yung mas tama sa kanyang brake in. Yung tamang lapat. Nakatalikod sa case na to ah. Yan. Check din natin yung belt. May mga cracks. Ay, importante dito sa loob. Wala pa namang cracks. Kasi nga, 4,000 pa lang naman ang tinatakbo. All good po yung belt natin. Nagilid, wala. Anong damage. Yan. Ito ang clutch lining. Kami tayo ng 39mm. 3941 to eh. 3941. 39mm siya ito. Bago nyo luwagan yan, hawakan nyo. Tsaka tapakan nyo kasi may center spring. Tendency sa talsik. Tiga. Tingnan na pala. Tanggal na natin yung nut ng tinig. Tingnan natin yung orientation. Yan. Yung flat side dito sa labas. Yung curve sa loob. Para mas may kapit to pag ano, inihigpitan at niluluwagan. Flat side dito sa ibabaw. Lining natin. Tanggalin din natin yan para malinisan natin lahat. Center spring. Tigas pa naman. Collar, cover. Tapos yan yung torque drive. Yan, check nyo yung play ng torque drive. Ang walang ganit. Panghuli na natin to ha. Kasi ma dungis to linisin. E-repack natin ang grasa yan. Ito mo ng lining, tanggalin natin. Ito na itong mga sear clip. Gamit lang kayo ng panikwat. Siyempre, hawakan nyo pa dito malsik. Yan yung flat side, naka, dito rin nakaharap. Flat screw lang pang sikwat. Hawakan nyo kasi pag tumalsik yan, mahirap hanapin at maliit. Ito itong clutch plate. Tingnan natin kung matatanggal natin. Naikpit eh. Sikwatin natin. Ang hirap tanggalin ha. Sagayin lang natin. Masikip talaga yata ito sa una. Paluwagan lang natin. Masikip eh. Ito kasing puwersahin, baka ma-deform. Yun. Namig niyo ba? Nag-snap. Yun. Ayan, pupuan niyo lang pala ng ano, rubber mallet. Ano, mga alog-alog na konti. Ayan, may natanggal na. Ayan, ito. Yung flat side dito rin. Ayan. Meron kasing curved side yan. Pag ginapaan niyo na ganyan, kurba, ito yung flat. Ano, dito nakaharap. Clutch spring, tanggalin natin. Ito mga nabantanggal ng clutch spring. Kuha nyo lang. Dalaga ito. Sir clip remover to eh. Napabaliktad. Yan. Itong clutch spring. Pagkanya ng kabit.
Timaba, ito yung mic shell. So, hindi mo naman ito makakabit itong mic shell dito. Hindi yung papasok. So, ito yung mga yung mic shell. Maganda naman yung lapat ng lining natin. Ito lang medyo hindi na lumalapat tong side na to. Ito lapat lahat. Nakita nyo naman yung dumi nyan eh. Yung mga lumalapat. Ito lang. May kapanggot na ako, natanggal lang yung dumi. Oh. Hindi masyadong lumalapat to. Yan. Kailangan yung ano nyo. Lining nyo. Lumalaylay na ganyan. Kaya medyo maganito. Nakukas ang dragging yan. Sabi, madumi yung loob nito. Kailangan yung linisan. Malaylay. May play. Kumbaga. Ano, ito pa yung lining natin. 1, 2, 3. Ito, linisan din natin to. Napa dito mga rubber dito. Inspect nyo kung may damage. Yan, pag natanggal kasi yung isa nyan. Yan, cause din ang dragging yan. Hindi pantay-pantay bubuka syempre. Check nyo yan. Nisa natin to. Pwede nyo naman tanggalin yan. Mas madaling linisan to. Ito, may orientation ba ito? Tingnan natin. Yan yan. May marking sa ilalim. Walang marking sa ibabaw. Alright, cleaning time. So, gamitin natin yung binili natin na Kobe. Ito, pwede rin naman na gasoline na gamitin nyo, pero huwag yung lalagyan itong mga oil seal. Yan. Mga oil seal na yan, bawal lagyan yan. Kasi lulutong yan eh. Expand. Maganda kong degreaser ang gamitin. Ito, carb cleaner, pero pwede rin naman ito. Same lang naman. Yan, paggagamit kayo nito, syempre, gloves, tsaka syempre, mag face mask tayo. Paano natin maamoy? Chemical kasi yan eh. Pwede nyo rin itong punasan muna para mas konti lang yung ilinisin nyo. Ayun mo kayang punasan. Pero syempre hindi sayang yung ano natin, degreaser natin. Puro carbon no. Galing yan sa belt. Yan yung mga kain ng belt. Konting punas. Tapos siyempre, saka natin gamitan ng parts cleaner na Kobe. Ayan, pag gaganyan, pwedeng tissue na lang yan. Pang linis lang. Or basahan. Pwedeng basahan. Gamitin natin ng toothbrush. Pang finishing. Ano matanggal yan? Mga sulat-sulat. Eh, sayang din eh pag puro degreaser mauubos agad. Tanggalin natin itong mga din dito. Pwede rin itong ano joy tsaka ano tubig. Tapos after nyo linisan, tuyuin nyo agad. Tapos itong mga metal parts, ito metal to eh. Yan, lagyan nyo ng alcohol para hindi mga lawang. Punasan nyo agad. Yan, gusto ko kasi si degreaser, dali mo tayo. Kasi aerosol eh. Hindi siya masyado makalat. Ayan, okay na. Pero banlawan na lang natin. Final banlaw. Thank you.
linisin natin yung mga piyesa ng panggilid. Medyo nilinisan ko na nito ng toothbrush. Nanggal ko na yung mga carbon para konti na lang yung carbon nya. Pati ito, minamasan ko na. Ito talaga ng ginawa ko dito na lesson learned next time. Dali naman matanggal eh. Natanggal yung mga carbon eh. Kaya hindi masyadong madami yung magagamit natin. Ito, konti na lang. One part na lang. Masin natin to. Second batch na tayo ng carb cleaner. Natanggal naman talaga yung mga grasa, yung mga carbon. Natanggal talaga oh. Tatanggal pati yung mga marker eh. Natanggal na yung marker natin sa dead center. Natanda ko naman. Ito lang yung marka lang ng nut dito. Yan yung tama higpit eh. Ito, steel to eh. Itong bell. Mga nati greaser. Hindi mga lawang. Try natin sa lining. Tatanggal yung carbon. Dumi. Yan, ayinis naman siya. Tagana ng kwas-kwas. Pwede rin alcohol gamitin nyo. Punasan ko na lang doon ng basahan para matanggal na talaga yung mga dumi. Tapos dito na tayo sa tarp drive. Pinakamaduming part. Dami kasing grasa to eh. Ay, yung mga pyesa natin dito, okay na yan. Napunasan ko na. Linis na yan lahat. Rating ko lang, pwede niyo kayong gumamit ng gasolina. Huwag nyo lang gagamitan yung mga plastic parts. Tapos pwede rin kayong gumamit ng tubig at dishwashing liquid. Basta tutuyuin nyo lang yung mga metal parts. Pero sa mga aluminum parts, kaya ito yan. Aluminum lang yun eh. Pwede yan. Ito importante, huwag kalawangin na. Baklasin natin to. Huwagin natin itong cover, yung collar. Sigas eh, pagbago pa no.
Yun. Kaya natin yung color cover. Tanggalin natin yung mga grasa. Ayan ha. Ang kalat to eh. Ayan nyo nang basahan na lang ng tissue. Mga grasa. Tignan natin yung mga pins. Sundutin lang natin dito sa loob. Tatlong pins yan. Sinisa natin. Para mabawasan na yung trabaho ng degreaser. Tanggalin na natin yung mga grasa. Konti na lang yung tira. Yung tatlong pins, roller type siya. Yung tatlong pins, roller type. So, tanggalin natin yung grasa. Dami. Tanggalin natin yung female cut drive. Yung female, yung male. Tanggalin natin ang grasa. Para hindi sa yung degreaser. Yung loob. Ito pinaka makalat na part ng paglilinis. Dami kasing grasa na ito. Okay na. Ito rin yung male truck drive. Tingnan natin ang grasa. Ito yung grasa sa loob. Tatanggalin natin. Ito mas maganda kung basahan para hindi maiipit yung mga tissue sa loob. Ito, basahan na lang. Inisin natin yung loob. Ano ka yan? Pwede na natin linisan ng degreaser. Ano natin ng female. Patuyuin, tapos punasan natin mamaya. Color. Mga pins. Male truck drive. Pala, huwag niyang gagamitan ng tubig to, no? Kasi may bearing to eh. Baka masira yung bearing pag tubig ang ginamit. Maganda na lang. Vaselina or ano? Or ito, degreaser. Degreaser talaga maganda. Tanggal yung mga grease. Okay na. Napunas na lang to. Ito, linisan ko na lang to. Yan, ito degreaser din. Huwag nyo din gagamitan ng ng tubig kasi may bearing yan dito. Degreaser lang to. Hindi natatanggalin yung gasket. Maganda yung pagkakadikit eh. Ito pala, tanggalin natin. Ito, cover. 5mm ang size. Tanggal na natin to. Misan din natin yan. Okay, tubig na ng panlinis. Isang ko rin itong comb natin. Para magandang linisan. Magandang linisan. Punas na lang yan. Punas na lang. Para hindi sayang yung degreaser. Sakto, dalawang degreaser na gamit natin. Paglinis ng panggilid na. Munting ano na lang. Ito na.
Nabos na oh. Nasakto, 2 coffee degreaser. Ano, okay na, assembly na tayo. Nabakita ko pala sa inyo to. Ito yung ano ko, foam filter na inabit ko nung unang vlog ko yata kay Click yun. Oh, ito. Dito ko kinabit. Ayan. Para masala niya yung gabok. Kaya pansin niyo yung ano ko, yung CVT ko. Ang dumi lang niya yung galing sa belt. Mga carbon deposits. Mga pinagkayasan ng belt. Wala siyang gabok na alikabok. May iba kasi nangyayari pag walang filter. Ayan. Ito kasi yan. Nahihigop niya yung alikabok. Ito. Ayan, dito. Ihigupin niya alikabok. Ito, kita niyo itong tapat na to. Dito yan. Ang katapat niyan, drive face. Ito. Ayan, nandito yung drive face. Kita niyo kung gano'ng kalaki yung butas. Kaya higup na higup yung alikabok pagka walang foam filter. Depende na sa inyo kung maglalagay kayo ako. Okay naman sa akin yung performance eh. Hindi naman nasunog yung belgo. Okay naman, hindi pa naman bengkong. Check natin. Ano naman siyang bengkong. Hindi rin sunog, walang ube. May nag-ube yung ano, bell. Same performance pa rin. Top speed, same lang din eh. Naka 110 pa rin naman eh. Nung naglagay ako nitong foam filter. Kaya okay pa rin. Abit na natin to. Ang laki ng higupan eh, no? Kasi yung mga Aerox, NMAX, MSI, M3. Meron silang filter sa tapat ng ano, ng drive base. Ito kasi yung laki ng butas eh. Okay, Honda Beat, ano lang, ganyan lang, tatlong ganun. Kaya okay lang kung wag lagyan ng filter. Ito kasi nilaki talaga. Kaya nahihigop talaga yung alikabok. Kaya mabilis dumumi yung CVT. So, hindi lang carbon deposit, pati alikabok pumapasok. Ngayon, ito, kung may pumasok man na alikabok, konti lang. Hindi kagaya kung walang filter. Mas marami, no? Yan, check nyo na lang din sa ano nyo, pag naglinis kayo ng panggilid. Tingnan nyo kung carbon deposits lang. Carbon deposits, kulay black yun eh. Ang alikabok, alam nyo naman yun eh. Kulay brown, alikabok. Okay, so, ang case natin na may filter, walang alikabok. Nakabit mo natin ito. Nakita ko lang sa inyo yun yung update. Yan, okay naman yung panggilid, wala naman na damage nung naglagay tayo. Hindi rin naman nag-overheat. Tinest din naman yun ni Jexter eh. Yung comparison ng may filter at wala. Same lang ng temperature, sinuot namin ng thermal scanner. Same ng tinakbo, same ng layo. May filter at wala, same ng temperature. So, hindi siya nag-iinit talaga. Ano na to? Malinis na. So, lagyan natin itong konting grasa. So, gamit kong grasa. Top 1 na high temp grease. Maganda to. Ito talaga gamit ng mga ano. Mekaniko. Konti lang. Konting grasa lang, sakto lang. Para lang yan dito. Itong female torque drive natin, okay yung surface. Walang kuka. Pati yung male wala din. Check nyo yan ha. Wala siyang kuka. Tapos itong mga grooves, wala siyang damage. Ayan ito. Kasi pagkatagal, nagkakakuha yan. Pero matagal. Taon. Pero check nyo yan, pag may uka ng ganun, palitin na. Mga grooves, dapat pantay-pantay. Assemble na natin to. So, lagyan lang natin ng konting grasa dito, sa gitna. Meron kasi yung palubog sa loob, parang pag ganun siya. Lagyan natin yung gitnang yun. Konti lang. Sa itong labi ng oil seal. Konti lang din. Ganyan lang natin yung
ano sa loob. May kuka yan sa loob eh. Ang maganda yung play. Yan. Sabit na natin yan sa male torque drive. Angat yung mga grasa niyan dito. Pupunasan natin sa dulo. Yan. Tapat muna natin yung mga groove sa lagay ng pins. Yan. Dalawa, tatlo. Nakatapat na. Mga pins, lagay natin. Dito. Pwede nyo lagyan ng grasa para hindi ano, tanggal na. Punasan pa naman natin yan. Nanabit na natin yung pins. Lagyan natin ng grasa itong mga grooves. Yun lang mismong grooves ang lalagyan natin. Punasan pa naman natin. Punasan natin yung mga excess. Dapat yung mga grooves lang may grasa. Palibot, wala. Ibabaw, tsaka yung gitna. Gitna lang talaga. Ah, gitna nga yan. Na lang dapat ang may grasa. Bitan natin yung collar cover. Ito kaya pa naman wala pang gasgas masyado yung loob. Nakita nyo yan. Diyan tumatama yung pins. Pwede natin i-lace yan. I-lace natin. Pin, pin, pin. Ayan, nakalace. Ito, bago nyo ilubog ng sagad, kasi kakainin niya yung mga ekstrang grasa eh. Bago niya isagad ng lubog, inis niya ilalim. Inis natin ilalim na yan. Kasi may mga ekstrang grasa yan. Para hindi siya kumalat. Siya lalabas na ganun pagka ano. Pupunta sa lining at bell. Ano. May konting grasa. Inisin niyo na mabuti. Make sure na wala nang grasa dun sa ilalim. Para hindi na magkalat ng grasa. Ayan o. Ito nyo ba? Meron pa na. Hindi siya magkalat. Ayan, sa kanya yung sagad pag okay na. Assemble naman natin itong clutch lining natin. So ito yung may mga markings sa ilalim. Yung rubber. Rubber damper yata tawag dito. Sundan lang natin yung dating pwesto niya. Ito pag na damage na, papalitan niyo ng bago, no. Bit natin 'tong mga tatlong lining. Hindi makikita magkakamali diyan kasi ito pa-shoot 'yan dito. Hindi niyo pwedeng gabit ng ganyan. Ganyan. Okay, diba? Ganyan kape. Ito wag niyo lagyan ng grasa 'to kasi maiipon lang 'yang aligabok. Okay lang yan na ganyan. Basta linisin nyo lang. Tapos kabit natin yung mga clutch springs. Ayan itong clutch springs. Tatlo. Yung mahaba dito. 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 Set flip tool. Flat na sa ibabaw na. Ganyan natin kanina. Ito siguro pwede nyo yung pinturahan to, no? Hindi kalawangan. Pwede. Palabasin natin yung kabitan.
kasi yung slot eh. Meron kasi yung slot para sa circlip. Ngayon pala yung gabit nito. Bago. Alam niya. Kailangan make sure niya nakapasok. Ang hirap yung gabit. Talaga yan. Ito. Mahigpit pa kasi pagbago pa. Yun. 2-0. So, kailangan naka-shoot. Kaya pala ko ito. Ilapat. Ano kaya yung clutch lining natin sa wakas. Make sure nyo na tama yung rapat ng circlip. Hindi matatanggal na lang. Malinis na rin ito. Gawin na natin sa park drive. Siyempre yung center spring. Kaya yung collar. Ito huwag nyo tatanggalin ito. Si guide yan eh. Ayan, guide yan dito eh. Para hindi ma-damage to. Saka pa hindi siya pumilipit yung center spring. Dito natin. Tapat pa nga natin yan dito. Meron niya ano. Drug. Tapos yung nut. Ito si babaw yung flat. Sa ilalim yung manipis. Yung curve. Ayan, tapos hand tight muna. Maikit na, birahin na natin. So wala na yung marker natin, no? Merkahan ko pa naman yung kanina. Pero ang settings ko lang dito, low. Forward low. Forward low. Tapos tatlong bira lang. Yan. Tatlong bira low settings ng impact wrench na inko. Ano ka yan? Yan. Altunan ko to kay ano eh. Kay Sir Tax, kay Grease Monk. Sa kanya ko lahat na lalaman yung mga ibang tips and tricks, no? Yan, para magrasahan natin yung torque drive, dito natin lalagyan sa shaft drive. Nakita niyo yan. Paikutan natin yan. Yan, ito. After nung spline, paikutan natin ang grasa. Tapos susot natin to. Ang goal natin dito magrasahan tong bearing dito at yung bearing doon sa loob na hindi nasusundutin ng kamay. Shot natin. Tapos paikutin. Ngayon tingnan natin kung nagrasahan na yung ayan. Feeling effective, no? Ayan. Nagrasa yung loob. Yung bearing sa dulo. Nagrasa din itong bearing dito. Ito, pwede natin linisin yan. Ito yung excess na grasa. Pwede nyo pang ulitin. Kung sa tingin nyo kulang pa. Lagyan nyo nandito ulit. May labi. After na spline. Ayan. Tapos sa kanyang suot. Paikutin. Suot, paikot. Yan, basta check nyo lang yung nagagrasahan yung loob. Yung loob na bearing sa ilalim.
Okay na yan. Ito, punasan na din natin to. May grasa naman na yung bearing. Assemble naman natin itong pulley. Yan. Isa yung pulley natin. Ito naman na yung bola. Yung bola dito sa kaliwang side yung makapal. Ito yung walang cover. Yung may cover. Kaliwa. I-alternate ko na lang yung may mga kanto, no? Ito yung papalit na rin naman ako ng ano pulley set Saka bola palit ako na. Takbo ko pa ng 1,000 kilometers. At for now, ito naman na gamitin ko. Alternate na lang yung may kanto. Si ibabaw na ito. Kaya na dito. Ayan, ano yung bola. Ayan, backplate natin hindi siya nagkukas na ano, pagkanto ng bola kasi hanggang dito lang yung angat. Hindi siya umabot dito sa matalas. Hanggang dyan lang angat ng bola. Slide piece, kagod natin. Okay na muna to. Hindi na magpapalit ng slide piece kasi yung bibiling kong pulley set na version 2 na speed tuner may kasama ng ano, backplate at slide piece. Kumbaga isang set na yan. Kaya hindi na papalitan ko. So naman na gamitin ko. Medyo okay pa naman. Pero kung halimbawa ano, ganyan na yung slide piece niya, maluwag na. Palitan niya na siyempre. Ito may mark siya ng top dead center, T. Nakatapan na itong isang pole. Ito yan sa walang mark. Ito may mga mark. 27FCC HM35A. Natin lalagay yung T. Top dead center. Yan. Top dead center. So, itong pull natin grease type din. So, pwede natin lagyan to ng grasa. Yan. Mayroon kasing seal Maganda yung lubrication. Yung singit lang. Yung singit yun. Tapos pag nilagay natin yung bushing, siyempre makakain na naman yung grasa papunta doon sa loob. Patanggal natin yung backplate. Para malinis natin to. Ayan. Grasa. Dulo. Okay na, balik na naman natin. T, top dead center. Ayan, okay na yung bushing natin, punas dito. Ngayon, itong sigunyal natin. Pwede natin ilagyan ng grasa yan, pero konti lang. Konting-konti. Para lang hindi manikit tong ano tong bushing natin. Konting-konti lang sin sobrang konti. Pwede nga ano yung tag dito. Gear oil. Pwede gear oil. Sa konting lubrication lang. Huwag lang manikit. Tsaka ang ilalagay niyong grasa high temp. Na sobrang konti lang niyan, dampi lang. Parang coating lang na manipis. Sa high temp gamitin nyo ako yan. Makapit natin itong pulley. Yung top dead center natin. Nasa na? Hanapin natin. Yung top dead center. Maglit lang. Ah, ito. Ito yung top dead center niya. Dapat ng letter A. So yung pwesto niya kanina, hindi ka na ito top dead center. Kasi meron naman itong marking na tuldok. So, iyaanin lang natin yung tuldok dito. Papasok natin yung pulley. Ayan, dito. Alayin. Na para ano? Yun yung factory settings Sundan natin yung factory settings. Ito namang belt bago natin ikabit. Yan yung orientation, no? Mataligod sa atin yung Honda.
bago natin gabit yan, tigayin natin to, shoot natin dito. Tigayin niya ganyan. Napigay niya yung torque drive, tapos ilubog niya yung belt. Shoot natin to. Shoot natin. Yan yung orientation nito, dun lang natin binase sa ano ha. Sa stock na orientation. Pero kung magpapalit nga kayo ng bagong belt, kung anong unang kabit nyo, ganun din ang kabit nyo next time. Yan ito, nakapaligod sa atin yung Honda Bando. Yung text. Kabit na natin tong belt. Tapos yung washer nya. Yan yung flat side na washer dito. Wala yung marking natin. Ay, ito. Ang bihira. Tapos yung nut, may flat side din dito. Sundan natin siguro. Yan, kaya natin nilubog yung belt dito. Para pag ikinabit natin itong drive case, hindi siya maiipit. Ano ito, i-align din natin. Ito yung tool dock. Ito nakatapat siya dito na kanina. Yan. Factory settings. Yan. Para pag ikinabit nyo ito, yan. Lapat na lapat, hindi maiipit yung belt. Ito importante kasi pag naipit yung belt, pwede hindi nyo maigpitan ng maayos ito. Umalas. Sira ang pyesa nyo. Nakabit natin itong washer nya na malaki. Tapos yung nut. Ito. Ito yung flat side. Make sure nyo na hindi, walang ipit. Bago nyo ipitan. Ang load. Ipitan na natin. Ito muna ang pulley. Ipitan na natin yung marking. Ito. Tapat natin dito. Ito may marking kita. 1, 2. Yan, dalawang bira lang. Pumapat na siya dun sa marking natin. Ito siguro dalawang bira lang din. Tanggal yung marking natin dito eh. Wisip. Ito, tapat natin dito siguro. Tingnan na lang. Hindi. Wala, mahirap na i-align. Basta isa tsaka kapraso. Okay na. Start natin motor. Nalinis na natin eh. Nakabit na natin itong cover niya. Ito, huwag niyo kalimutan, konting grasa para dito. Ito natin. Buti itong sa akin, hindi natanggal yung ano. Hindi natanggal yung gasket. Hindi yung kapit niya. Nalinis lang natin. Ayan. Bolts nya, itong dalawang pinakamahaba dito. Ayan dito, dalawang pinakamahaba. Tapos yung tatlong maiksi, yung tatlong maiksi. Mamaya na yan. Ito muna, ito magkakasing haba to, lima. 1, 2, 3, 4, 5. Yan, same lang ang haba. 1, 2, 3,
tatlo mics eh dito. So, mga sulok. Sa kaliwang side. Ang dalawa dito. Tapos ito sa ano ng preno. Preno sa likod. Ayan, hindi makikita magkakamali na dyan. Ayan, gamitin muna natin ito para mabilis. Ayan, hindi natin sasagat. Pakapitan lang natin. Tapos pa X pattern. X pattern. Oop. Malakas yung isa ah. Handaan lang. Ito hindi pala abot to. Ito na ang T-wrench na audio. Sa higpit, saktong higpit lang. Hop, yeah. Hop, yeah. Hop. Hop, yeah. Hop, yeah. Hop, yeah. Pag sobra ha, kasi aluminum yan eh, posibleng ma-damage pag sobrang higpit. Isang ngiwi lang. Double check nyo lang. Okay na, testing ulit natin, start ulit natin. Tama, okay naman. Check up yung pala natin itong ano, air filter natin kung madumi na. Inisa natin ng konti kung madumi na. Huwag ka madumi na. Inisa natin. check upin lang natin. Ito pare-pares ng haba nito. Same size lang yung mga tornilyo. Magkasing haba lang ng mga tornilyo to. Check natin kung madumi na. Yo, medyo madumi. Medyo. Pero okay pa naman. Pero konting pagpag lang. Isa natin na nga. Isa natin konti yung mga likabok. Loob. Magabok kasi sa dinadaanan ko ngayon dito eh. May ginagawa kasi sa amin eh. Makalsada dyan sa may labas. So yung dumumi. Yung pagdumi kasi ng air filter depende sa ano eh. Dinadaanan nyo magabok kasi to lagi pa namin dinadala sa Bulacan to. Ayan na lang natin ng konti. Pwede pa naman to, hindi pa naman sobrang dumi oh. Siguro mga 10,000 kilometers palitan ko na, pero pwede rin napalitan na 5,000 kilometers kung medyo masaya lang kayo sa filter. Magkano lang naman to, nasa 200 plus at least malinis na yung or laging malinis yung hangin na pumapasok sa throttle body, no? Masyado magabok. Okay na yan. Sa yung loob, okay naman. Na namang overflow ng mga langis. Ito, may konting tubig yata ito. May konting tubig. Ito yung langis. Tanggal natin mamaya. Pero konting linis lang. Ilan nyo na yung mga gabok. Ano ka na yan? Konting linis lang. Siguro palitan ko na rin ito kung ano. Sakali. Ay.
Okay na, CVT cleaning done. Test ride natin si Glick. Kaya pala bumili ako ng bola. Andito ako sa Balibago eh. Bumili na ako ng bola na 15 grams pa rin. Gusto ko yung RPM ng 15 grams eh. Pero ibang brand, JVT yung brand. Doon ako nakabili sa Balibago. Bago tayo nakilala doon na ano. Sa shop niya, ano, may mga parts ng ano, tawag dito? Pits bike parts. Tsaka may mga stock parts. Kaya mga bola na ano, aftermarket madami. Kaya ilagay ko yung Facebook niya sa ano, sa description para kung sakaling taga dito kayo, na pwede kayo makabili sa kanya. Mga pits bike, saka mga bola, na madami. Oop, yeah! Medyo na-OOC kasi ako eh. Kasi nga, di ba may pud-pud yung bola natin, tatlo. Parang... para sa akin masyadong malayo yung 1000 kilometers na alam ko na ganun yung ano niya, yung kondisyon ng bola. Tsaka medyo mabawas ang top speed mo pag may upod na yung bola, tsaka medyo mahinang konti ang ano, hatak niya. Napapansin nyo naman yan pag aarangkada kayo. Yun. Yung slide piece hindi na ako bumili. Actually naging wear din ako sa ano eh, sa kasa, sa Honda Dog Wanson. Bola nila 495 stock, 15 grams. Tapos yung ano, yung tawag dito, slide piece nila 215. Yan, tinanong ko lang yung presyo. Ang bala ko talaga ano eh, aftermarket na yung bibiling ko. Kasi kapag nagpuli tayo, malamang magtitimpla ako ng bola. Pero gusto kong itry yung stock grams. Kaso yung bola natin, ano na eh, may kanto na yung tatlo. Kaya kailangan bumili ng bago. Yan, medyo nakamura-mura tayo, JVT na brand. Nasa 350 yun eh. Meron sa Shopee nun, bola na JVT. Yan, pero kung halimbawa magpapalit kayo ng ano, or palitin na yung bola nyo sa slide piece nyo, yan, pwede mo kayong bumili sa kasa. Pero okay din yung mga aftermarket. Meron namang ano eh, kasing timbang na aftermarket na bola. Kaya okay lang. So, sa performance naman, okay na okay na. Kasi nga nalinis na natin eh, medyo mas naging swabe na siya ulit. Mas swabe na yung ang andar ngayon. Alam nga, yung bola talaga, palitin na. Kaya papalit ako na. Yung palang common issue na ano, no? Madalas ko nakikita to sa groups eh. Sabi nila, ba't gano'n, ano, palinis ako ng panggilid, tapos mga ilang linggo lang, dragging na ulit, nag-dragging na naman. Isa lang nakikita kong ano dun, ha? Dahilan dun, na nasusobran sa grasa yung sa torque drive. Kaya mas okay kung i-try nyo yung technique na pinakita ko yan, yung ano, natutunan ko kay Sir Tax, kay Grease Monk. Effective eh, no? Pero ganoon naman talaga kasi kailangan sakto lang yung grasa. Kasi pag sinobra mo ng grasa yan, tatalsik lang yan eh. Kasi umiikot yan eh. Yan ano, yan torque drive. Pag umiikot na yan, tatalsikan na yung mga grasa dyan pag sobra yung lagay nyo. Tapos pupunta na yun sa bell at lining, yun. Hindi na yung magiging cost ng dragging. Yan ang number one cost ng dragging kasi talaga. Yan, grasa na pumupunta sa lining. Yan, mas na pumunta sa lining yun, automatic yun, dragging na. Yan, pero ngayon, so far, maganda yung performance niya. Swabing-swabing yung andar. So, okay na linisan natin yung panggilid. Tapos yan, magpupuli na tayo. Kaya yung paglilinis naman, every 5,000, recommended ko na. Pero kung... ano ba, nakaramdaman nyo na nade-dragging na, siyempre, linisan nyo na ng panggilid para mawala na yung dragging na. Basta tamang procedure lang yung gawin nyo para maging swabe na ulit yung takbo. Mawala yung dragging, no, ng makina. Para tarda tayo. Liligo tayo sa kaliwa, eh.
Ayun nga, siguro tapusin yung vlog, no? Wala naman akong babanggitin. Abangan nyo na lang yung ano, kapag nag-pulley set na tayo. Alright mga bro, ride safe! Last ng hangin, no? Talaga sa Clark. Tayo sa bahay. Napakita ko sa inyong bola, no? Bola. Ito yung nabili kong bola. Ayan. Pang click to. PCX. Pares lang. PCX, ADB. Click. Same ng bola. Magkakasin laki. Ayan, 15 grams yung binili ko na JVT. Tsaka bumili ako ng dalawang power cuts, kitten, tsaka ano, bentonite clamping cut litter. Itong ano, itong air filter siguro 10,000 ko na palitan or 5,000 din. Hindi ko na tanong sa kasa kung ano. Pero lagay ko yung link ng air filter.